every time I speak, I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sa bayan, Panginoon.
nararamdaman po ba natin? Yes! God, ngayon po ay nakain po tayo ng salita ng Diyos. Ang mesehero po natin ay ang ating tatay, ang tatay ng lahat ng ROG churches, galing po ang ating bishop sa ROG Galeria pa. Salamat po, Bishop Chito, sa pag-uulat sa aming invitasyon. Pwede na po ba tayo maupo lahat para po i-welcome natin ang ating speaker? Handa na po ba tayo? Praise the Lord! Maiksi lamang po, 5 years ago, dito po sa lugar na ito, sa kalsada, iniipon po namin ang mga bata para kwentuhan ng Bible story. Amen? Hanggang naging church po siya, dito po nagsimula sa Green Forks, Subdivision, ang ating unang main church. Amen? Palapakan na natin mga taga-Green Forks! Tapos mga bayan, Green Forks! Amen! First kid po, susunod na taon, pangalawang taon, nagkaroon po tayo ng ROG Golden Hills sa second year. Pumalakpak pa po mga taga-ROG Golden Hills. Amen! At tayo po ay nag-mission sa pangatlong taon, lumakad po tayo ng bundok. Kung ano po ang ibababang mensahe ng Diyos sa buhay po ng lingkod ng ating bishop. Amen po? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Let's welcome Bishop Chito Sanchez, ating tatay na ako. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyong lahat. Parang pangit ng hapon natin. So, wala kasing hindi kayo nag-review. Ulitin ko po, ano? Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po! Ayun, nakala ko kami patang hapon yun. Hindi kayo sumasagot eh. Amen. Hawakan mo yung balikat ng katabi na. Sabihin mo sa katabi mo, mas maganda ka pa sa hapon. Maganda. Happy 5th anniversary po sa Reverend Marilao. Parang, sige, malungkot na... Masaya, Bishop! Hindi kayo, sasabihin ko, happy anniversary po! Nagsisigurado po lang mga po na kayo'y masaya dahil 5th year anniversary niya. Ito po ba? Pag-ilang taon. Amen. At alam nyo, ang 5 po, ang prophetic symbolism ng 5, favor. Woohoo! The Lord's favor is upon river of God. Amen po ba? Yes. Alam nyo, not this Wednesday, the other Wednesday, sa prayer meeting po namin, doon sa River of God Galleria, nakakita po ako ng vision. At ang nakita ko ng vision ay pano. Ang kamay ng may pa. Ang sabi ni Lord, I'm stretching you and I'm releasing you in 2024. I'm releasing the favor of God breakthrough upon breakthrough. For you, for those who are yielded, those mga nakasuko sa Panginoon, ang 2024 ay the year of God's favor. Kung nakasuko ng buhay sa Panginoon. Amen? Hindi po yan automatic para doon lamang sa mga nakasuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Huwag kami ang balikat ng iyong katabi. Yanig-yanigin mo, sabihin mo, sumuko ka na.
Kung ang God's favor, isuko mo buhay mo, puso mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At ang favor po ng Panginoon ay nasa River of God Galleria, sapagkat itong 2024, wala na po ang River of God sa Galleria, sa Shangri-La Mall na. Amen! At mas upscale at mas malaki na. Ito construction po kami sa January, so by March or April, ilipat na ro. Amen. God is good. Praise God. Ang team niyo po ngayon ang call to mission and calling Isaiah 6:8. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Who will go with us? And said, here I am, send me. Sa ano po yan sa Hebrew? Hineni, here I am, send me. Pero, so basically, ang team niyo po ay go and make disciples. Sabi ko, go and make disciples. Amen! Sabi, let us pray, Holy Spirit, may your anointing flow like a river, Lord God, here in this place. Let the word of God come to life, Lord God. Let it be a rhema. Yes, let the logos be a rhema in our hearts today. In Jesus' name we pray. Amen! Sabi po ng Matthew 28, verses 18 to 20. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all things I have commanded you. And so I am with you always, even to the end of the age. Amen. And this is the New King James Version. Ang Great Commission po ay ang instruction ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng kanyang mga disipulo all throughout the ages. His ascension to heaven, this is our assignment, and every believer's calling. Okay? Tignan mo, mata sa mata yung katabi mo. Tignan mo, huwag ako, tignan nyo yung katabi nyo. At sabihin mo, may assignment ka sa Panginoon. Hindi pa tapos, sabihin mo, kasi may calling. May calling. Alam nyo, marami pong Kristiyano may calling. Kaya lang, hindi nila nakaran. Kaya yung calling nagiging kuliling. Sabihin mo doon sa katabi mo, sana hindi ikaw yun. Sana hindi ikaw yun. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Matthew 28, verse 18 says, Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. The authority of the Lord Jesus Christ has also been given by Him to every child of God. Ang authority ng Panginoong Hesukristo ay nakasama ng anak ng Diyos. Yung same authority ng Panginoong Hesukristo nasa sa inyo din. Amen ba? Amen? Naniniwala ba kayo dito? Kasi alam niyo, nung araw na tinanggap niyo ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nananahan na sa iyo. Amen po ba? Amen. You are now the temple of the Holy Spirit. Amen. 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 The same anointing that Jesus had, you have. Amen ba? Amen. Hallelujah. So, ang sabi ng Luke chapter 4, verse 18, verse 19. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set liberty for those who are oppressed, to proclaim the year of the year
of the acceptable year of the Lord 2024. The acceptable year of the Lord. Favor. Amen. Ang may favor lang dito, dalawang po. Yung iba kasi ayaw yung pumayag. Amen. Kung kayo ay pumapayag sa salita ng Diyos, mag-amen naman kayo. Amen. Alam niyo, ang amen, libre. Message ng, ano pinakamalapit na SM? Marilao. May sale ng amen doon sa SM Marilao na yun. Pagka ang salita ng Diyos ay ipinangangara at kayo'y naniniwala doon, pag sinabi ng amen, ibig sabihin yung salita ng Diyos magyayari sa buhay mo, pumapayag ka. Amen ba? Amen! Ito, nagsisigurado na nga yun. Kasi yung amen, importante yan. Hallelujah! Praise God! Amen ba? Amen. Amen. When we receive our Lord Jesus Christ as Lord and Savior, the same Spirit that was upon the Lord Jesus Christ is the same Spirit that dwells inside of us. Amen? Amen. Amen. So, yung anointing ng Panginoon, you have the same anointing. Mga sampu lang ang anointed dito. Ko, the same anointing that Jesus has, you have. Amen? Amen. 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 Lahat ng anak ng Diyos na anointed, so, pakitaas ang kamay ang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Pag hindi ka nagtaas ng kamay, baka kung kanino kang anak. Hallelujah! Magkasama ka ulit, tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo. Sabihin, huwag ako, tignan nyo yung katabi nyo. Sabihin mo doon sa katabi mo, anointed ka, baby. You have the same anointing. Dahil ang banal espiritu, siyang nananahan sa Panginoon Jesus Kristo. Pareho rin ang nananahan sa iyong pangatlong persona ng Diyos na buhay. Hallelujah! 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells inside of you? So therefore, the anointing to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, recovery of sight to the blind, to set liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord is upon every believer that yields himself to God's purposes in advancing the kingdom of God. Amen ba? Amen. The authority of Christ is in us. Hallelujah. Sabi po ng Luke 10 verse 19, behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall be any means hurt you. Amen. May authority daw tayo, ano yun? To trample on serpents. Ayun, ang serpents, simbolismo ng mga demonyo yan. And scorpions, mga anakdan, mga demonyo yan. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus Cristo dito sa Luke 10:19, tayong lahat ay may authority sa mga demonyo. Wala kayong authority kasi ayaw nyo pumayag. Uulitin ko. Ang demonyo ay takot sa iyo kasi may authority ka. Amen! Yun, nagsisigurado lamang. Pagka naniniwala kayo sa tanong ko, kung kayo matakot, mag-amen. Kasi pagka nag-amen ka, kiniklaim mo sa buhay mo yon. Amen ba? Amen! Ang authority mo na ibinigay ng Panginoon sa iyo, kasi anak ka ng Diyos, kaya ang Diablo takot sa iyo. Sasampulan dito. Amen!
Sabi ko, demonyo, takot sa anak ng Diyos na anointed, ng puspos na Espiritu. At nakasuko ang buhay sa Panginoon. Amen ba? Amen! Hawakan mo sa malikat yung patabi mo. Sabihin mo, ikaw yun, baby! Luke 9, verse 1 to 2. Then he called his 12 disciples together. Give them power. Sabihin niyo, power. Power! Wala namang ka-power. Power yan, power yan. Pakisabi! Power! Power! Then he called his 12 disciples together. Give them power and authority over all demons. Over some demons. All. Over some demons. All. All. Lahat. Malaki at maliit. Lahat will have authority over them. Amen. Amen. Hallelujah. And to cure diseases. The anointing for healing is upon every believer. Lilipad na kami ang anointing dito for me. Sabi ko, the anointing of the child of God to heal the sick is for every believer. Amen ba? Amen. Yes. Hallelujah. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. At ang sinasaang dito kasi, ang paniwala ng mga iba, ito'y para lang doon sa mga unang mga disipulo. May nakalagay ba rito ganun? Wala naman. Amen? Amen? So kung ikaw today is, if you are a disciple of the Lord Jesus Christ, the anointing, I said the anointing, Amen, to heal the sick and cast out demons, Amen, that's you. Amen? Amen? Ikaw yan, gagamitin ka ni Lord. Sabi ko, gusto kang gamitin ni Lord. Gumadami na gustong gamitin ni Lord. Sabi ko, gusto kayong gamitin ni Lord? Makumbinsi kayo, kailangan sigawan ko pa yun, pamira. Sina-challenge ko lang kayo. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi po ng Mark 16, verse 17 to 18, and the signs will follow those who believe. Do you believe? Amen. So if you believe, signs and wonders should and must follow you. This is what the Word of God says. Amen? Amen? But do not follow signs and wonders. Kakaiba yun, di ba? Sabi, signs and wonders will follow you. But do not follow signs and wonders. Bakit? Kasi maraming ganyang Kristiyano, ang hinahabol, yung mga miracles, hinahabol, ang habulin mo si Lord. Ang habulin nyo si Lord. Kasi pag si Lord ang hinabol mo, ang signs and wonders susunod sa iyo. Amen. Amen. Kasi bakit? Pag hinahabol mo, Panginoon, in your prayer life, in your worship life, in the meditation of the Word of God, the anointing. Sabi ko, the anointing is stirred up in you. Yung mapupuspos ka. Amen ba? Yung kapuspusan ng Panginoon, nag-o-overflow yan sa buhay mo. At pag yan ay nag-o-overflow, ano mangyayari? Signs and wonders will follow the preaching of the gospel. Amen ba? Amen. Praise God. Hallelujah. At ang sabi rito, in my name, they will cast out demons. In whose name? In Jesus' name. Nakalawang tulang na nakakaroon talaga dito na sa pangalan talaga ni Jesus. Pukulit ko, in His name, Jesus! Limang po na ang Muslim. In whose name, Jesus! Nagsisiguradong lang ako. Kasi alam niyo kung bakit, parang Christian. Ang hilig magsabi na in, alam, in Jesus' name. Parang bukong bibig in Jesus' name. Parang ano na lang, pero wala naman laman yung sinasabi. Makikita mo yun.
Magpalayas ng demonyo, bakit ka na hindi lumalayas ng demonyo? Ito yung may, di ba, meron sa ano, sa New Testament, yung the seven sons of Sheba, pinalalayas yung ano, yung demonyo, sabi, sa pangalan ni Jesus at sa pangalan ni Paul, lumayas. Alam mo, sabi nung taong ano, demon possessed, hindi ako lalayas. Magkabarkada tayo, pare. Eh, kaya bilang makakasama tayo, pinalalayas mo ko. So, anong ginawa ng demonyo? Binugbog. Binugbog yung ano, nagpapalayas. Bakit? Kasi alam nyo, ang demonyo, alam niya ang demonyo kung sino ang anak ng Diyos. Hindi lahat ang anak ng Diyos. Ang diablo, kilala ang anak ng Diyos. Unang-una, napuspos. At yung buhay nakasuko sa Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Kamukha ni Lord. Kamukha sila ni Lord. Nagniningning sila. Amen. Amen. Ito na kayo kapatid ko sila. Figurahan mo. May nakausmibang sungay dyan. Bakit? Ang dami kasi Kristiyano. Ang tagal ng Kristiyano. Mukha pa rin demonyo. Hindi nababago. Walang pagbabago. Kung tarungkong ka sa church, matag pa ng mga Bible study, hindi naman nagpapabago kayo, Lord. Bakit? Bakit? Di ba? Kasi hindi nag-spend time kayo, Lord. Hindi. Alam mo, para mabago pa, kailangan nag-spend time ka sa prayer, sa worship. You read the Word of God, and after reading the Word of God, you apply the Word of God. Ang dahil niya siya, no? May iba. Ang halos lahat ng verso ng Bible, kabisado. Pero hindi rin maina-apply. Hindi yan dahil marami ka memory verse na kabisado. Ang importante, isinabubuhay mo ang salita ng Diyos. Amen ba? Kasi pagka ganyan ka, tapukan mo sa Lord. Ano yun? Christ-likeness ang goal natin. Amen. 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 So anyway, pag-usapan natin yung sinasabi ng Panginoon natin. Ito'y para sa lahat ng anak na they will, sabi, in my name, they will cast out demons. Amen. Alam nyo, insa kahit wala ka pang sinasabi, lumalayas na. Iniwala ba kayo doon? May experience po ako bago pastor pa lang ako ng araw. So may mga kasama ako mga businessman, isang bank kami. Kami sa Bataan, may binibili sila kami ng lupa doon. Eh doon sa Bataan, sa bundok, eh talagang ano eh, blip talaga eh. Iisa lang yung bahay, eh jingle na kami. So, kumatok kami doon sa pintuan, sabi, pwede po kaming makichingin dahil walang, siyempre, pinapasok, mga 12 kami, pagdating sa akin, biglang isinara. Sabi, bawal akong jumingin, sinara. Okay, maya-maya, may nagbukas ng pintuan, teenager. Ano sabi? Pastor, maaari na, huwag kami pumasok sa loob ng bahay namin. Kasi ang tatay ko, albularyo. Pag lumalapit ka, namimilipit siya sa sakit, umabagsak sa sahig at gumugulong. Maawa ka na, baka mamatay. Sabi ko, sige, doon na nausla mo, Gigi, kaya baka mamatay ang batay. Wala ka pang sinasabi. Ang demonyo, nakikita. Ang puspos, ang ningning ng banal na espiritu sa buhay. Diyos. Wala ka pang sinasabi. May isa pa. Kailan lang, mga 3 weeks ago, meron po kumatid doon sa galeria. Pagdating po sa altar call, binigyan na po ng prophetic word para doon sa babae. Ang sabi, ang sabi ng Panginoon sa kanya. Sabi ko, I believe the Lord is saying that you are going through a lot of struggles and trials.
Nabigla siya. 2 days later, meron kami night group Bible study doon sa conference room. Ano mo sabi niya? Bishop, may nakwento ba sa iyo ng buhay ko? Ba't mo alam? Sabi ko, may nakwento ang Holy Spirit. Ano po ba? Okay. Kasi ang tindi po ng pinagdadaanan ko, I'm going through, malapit ako maging sa cancer, pero ang matindi po sa problema ko ngayon, nung ako yung may cancer, bigla po hinawala yung ng asawa ko. Mayayaman po ito, mga sobrang yaman. Kung kailan sa, kaya ang sama-sama ng loob niya, ganit siya. Okay, so pinag-pray po yung healing for cancer, pero sabi ko, patawarin mo na asawa mo sa kayong mga pamilya na. Kung pagkatawad na, wala ko sinasabi, napapatan lang yung panay ko, bumahaan ng suka. So nagkaroon ng deliverance, wala ka pang sinasabi. Pinatong ko lang yung panay ko. So, ito, para sa ating lahat po. O sige, hindi ito mangyayari sa inyo, ayaw niyong pumayag eh. Yung anointing to cast out demons para sa lahat ng anak ng Diyos. Hindi lang ito para sa mga pastor. Sa Bible, para sa ating lahat. Ito kaya yan sinasabi ng Panginoon. Amen ba? Amen. Amen. Ang demonyo takot sa inyo. Kalahati lang dito ang kinakatakutan ng demonyo. Ay, ang demonyo takot sa inyo. Amen. Kaya na, ang problema, marami sa inyo nanonood pa kayo ng mga horror movies. Tigilan nyo na yan. Galing yan sa impyerno. Nagpapaling lang kayo. Tinatakot nyo sarili nyo. Tuwa-tuwa demonyo sa inyo. Tigilan nyo na yan. Amen? Amen. At ang sabi rito, and they will speak with new tongues. Sabi, new tongues. At i-desire po natin ang gift of praying in tongues. Kasi may misinterpretation na kailangan ang tongues ay may interpretation. Hindi po lahat. Pagka ang tongues may interpretation, prophetic word. Pagka walang prophetic word, ibig sabihin prayer language. Amen. Matindi yan. Bakit? Kasi ang Holy Spirit in you to the gift of tongues prays in you, for you, and through you. Yan ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14. Amen? You speak mysteries unto God. So, ang Holy Spirit, it's the perfect prayer. So, mamaya, baka mamaya, merong mga hindi pa nagtatangs dito, I will lay hands on you later. Amen? At kung kayo nagtatangs, gamitin nyo yung gift of tongues. Eh, yung iba, nagtatangs lang pag madilim, may mungo dito, in Jesus' name, marapak. Sakala kayo, nagtatangs pag madilim, na natatakot kayo, dahil may mungo. Pwede nyo lang nagitin daw, pero I challenge you, if you have the gift of tongues, kung kaya yung mag-pray na 1 hour a day in tongues, I'm telling you, yung anointing ng Panginoon will increase in your life. At yung destiny nyo will unfold right before your very eyes. Why? It's the perfect prayer. God is praying for you, in you, through you, and for you. Amen ba? Amen. Amen. Praise God. Desire the gift of tongues. Desire it. And it will open up every gift of the Holy Spirit for you. Amen. For every believer. Hallelujah. And they will take up serpents and they will drink poison and it will by no means hurt them. Amen? Alam niyo, meron pong testimony dyan na ang nag-share sa akin ito si Bishop Noel Pantoa, yung National Director ng PCEC. Ang sabi ko sa akin ngayon, merong isang Muslim na born again. Alam niyo, sa Quran, pagka ito mga seryosong Muslim, nare, na born again ka, ang nakalagay sa Quran, kunyari, anak mo, Muslim kayo, na born again, o nag-iba ng religion, yung responsibilidad mo, kailangan patayin mo. Ganun sila katindi. So, yung sabihin, isang taon na siyang Kristiyano,
hindi niya sinasabi kahit kanino at sa pabinda na nag-pray siya, may narinig siyang tinig. Ang sabi ng tinig, sabi ko sa tatay mo, Kristiyano ka na. Kung narinig niya sa I rebuke you in Jesus name, ang sabi, mo ko rebuke si Doktor. Sige Lord. Sinabi niya ngayon sa tatay niya, Tay, gusto ko lang sabihin sa inyo, isang taon na akong Kristiyano. Sabi ng tatay niya, alam ko, isang taon na kitang nilalasok, buhay ka pa rin. Totoo po yan, mga ito yung mga buhay na patutuo. Amen? Amen. Amen. Kaya, napaka-importante, lalo na ka, kunyari may mga may sakit, ganyan, huwag na lang atas sabi, aantay, alas dos ng madaling araw, tatawagan nyo sila, mga pastor nyo. Pastor, may sakit yung ano ko sino? May sakit, alas dos. Nagising ba? Alas dos mo ng madaling araw. Tatanungin mo ang nagising mo. Inisin mo nga eh. Bakit kailangan yung pastor? Eh, ikaw, anointed ka. Kayo, anointed kayo. Kaya ang mga pastor, madaling mamatay eh. Ayaw nung gawin yung mga pinagagawaan ni Lord sa atin. Tapos kayo mga ganyang panahon, pabalik na ang Panginoon. Yeah. Amen ba? Yeah. Gusto na yung gamitin ni Lord. Anointed ka. May assignment ka. Yeah. May calling ka. Lakaran mo. Kasi kung ayaw mo lakaran, may calling ka. Hello? Yeah. Lakaran natin yung mga calling natin. Interpretation natin sa calling para sa mga pastor, hindi totoo yun. Iba-iba ang calling natin. Hindi lahat kailangan maging pastor. Amen ba? Amen. Kaya kung lahat tayo pastor, di lahat tayo nakatayo kayo dito, walang nakaupo dyan. Tama ba? Amen. Eh sino gagamitin sa mga kapag-anak nyo? Mga kaibigan nyo? Sa eskwela, yung kasama nyo sa trabaho kayo. Amen ba? Amen. Amen. Sa prayer life nyo, sa prayer time nyo. Magbasa kayo ng Bible. I-apply nyo yung Bible. Amen. Matthew 28 verse 19. Eh, ang sabi, go therefore. Sabi nyo yan, go therefore. The word go is a command. Hindi ito pakiusap. Yung ba kasi akala, pakiusap yan, may command yan. Eh, sabi, mga anak, kung sakasakali lang, kung baka naman gusto mong mag-preach ng gospel, kung pwede lang, in your own free time, eh kung naluwag lang yung schedule mo, maawa naman kayo sa kanilang, hindi nakikiusap ang Diyos. Ito yung utos ng Captain of the Host. Amen. He is the head of God's army. The Lord is our commander. Joshua 5 verse 14. Ito maganda. Patuto ni Joshua. Neither he replied, I have now come as the commander of the Lord's army. Nananalangin siya. Nagpakita ang pre-reincarnate Jesus Christ sa Old Testament kay Joshua. Then Joshua fell face down in reverence. So sinamba niya ang Panginoon and asked him, what does my Lord have to say to his servant? Napakagandang example nito. Dapat ganyan tayo. Pag sinabi ni Lord, gawin natin. Gawin natin. Iba yung tayo. Sige Lord, ipapapray ko muna. Si Lord ang nag-uutos. Pag inutos, gagawin natin. Anak ka ba ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, at totoo anak ka ng Diyos, susunod ka. Amen ba? Nang may kagana ka. At so, yung iba sumusunod at dadabog pa. Sige naman, Lord. Kaya ako makagawa, sabi kasi ng pagkagana, huwag mo na ang gawin. Mahiya ka sa balat mo. Kung hindi dahil kay Lord, papunta tayo lahat ng impyerno. Hello? Lahat tayo. Kaya lang, napakabuti, sinakripisyo ang Diyos anak.
hindi na tayo papunta ng impyerno. Papunta na tayo ng langit niya. Sabi ko, papunta na tayo ng langit. Isama natin ang mga kamag-anak natin. Isama natin ang mga kaibigan natin. Isama natin kasama sa trabaho. Kapit bahay niyo. Kung wala kayong kaibigan, mga kaaway niyo. Kasi pag sinama mo yan, Lord, magiging kaibigan mo na yan. Amen. Love your enemies. Sabihin mo sa mga Lord. Sabihin mo sa mga Lord. Ano yung katabi mo? Sabihin mo, I love you. We are involved in a spiritual war. Yeah.
Yeah.
salvation, Savior of my soul, send me out.